Ah, hi, magandang tanghali po mga ka-atit kuya. Ah, ito ngayon oh, naghahanda ako ng pananghalian. Nagprito ako ng isda. Yung isda ko mga ka-ate ko, maya-maya 'yan. Yan, bumili ako ng 3 piraso sa palengke. Tapos ang gawin ko diyan is kabitse. Yun, sweet and sour naman tayo ngayong araw. Yan. At yan, bali 3 piraso yan, nasa 145. At yan na yung ano ko, carrots, luya, sibuyas, at saka bell pepper. At saka suka, oyster sauce, ketchup, at saka toyo, at saka asukal, at saka cornstarch. Yan yung ingredients niya mga ka-ate ko. At siyempre yung pinaka main ingredients nung ano natin lulutuin yung isda nga. At ginisa ko na yung luya at sibuyas. Yan. At sinunod ko na yung carrots. Yung bell pepper mga ka-ate ko, mamaya ko na ilagay yan. Kasi gusto ko yan siya, ano eh, yung hindi gaanong luto. Yung ma-crispy siya, malutong. At nagdagdag ako ng isang tasang tubig para doon sa sauce natin. At saka nilagay ko na yung suka. At yun, isusunod ko yung oyster sauce. Yan, at saka... susunod ko naman yung ketchup. Ayun. Yun, gigisa lang natin ng ano, hahalo-haloin lang natin. At sinunod ko na yung 3 kutsarang toyo at saka 2 kutsarang asukal at yun. Yung oyster sauce ko mga ka-ate ko ay 1 kutsara lang yun. At yan, nilagay ko na nga yung bell pepper. Pinahuli ko na lang. Pwede namang sabayan dun sa carrots. At nilagay ko na rin yung cornstarch. Yun, pangpalapot doon sa sauce natin mga ka-ate ko. At yun, nag-send na pala ako ng picture nito. Send ko lang tong video para makita nyo kung paano niluto. Step by step yung ano, yung mga ingredients. At ayan, kulong-kulo na nga at nilagay ko na yung isda. Yan. Sandaling-sandali lang yan pagka ano. Pwede rin naman na hindi nyo na ilagay yung isda sa kawali. Ilagay nyo lang sa isang lalagyan tapos ibuhos nyo yung sauce. Kasi ganun ako dati pag nagluto, pag sa tindahan ko ganun. Luluto ko yung sauce tapos yung mga prito ko ilagay ko na sa isang lalagyan lianera tapos ibubuhos na lang yung sauce. Ganon din minsan pag nagluto ako ng miso, mga sarsyado, ganon pwede naman eh sa mga malalaking restaurant, ganon eh yung ibubuhos mo na lang yung sauce. Yan, at nilagay ko na nga yung sauce mga ka-ate ko para ready to tanghalian na tayo. Yan, masarap yan mga ka-ate ko. At yun, nilagay ko na sa lamesa at para ready na tayo kakain. Kain tayo mga ka-atid kuya. Maraming salamat po sa pagpapanood nyo ng mga videos ko at sa mga like and share. Yan, maraming salamat po.